Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay September 26, 2024. Ako si Paul Hanson at ito ang Balitang A to Z. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. PBBM, inanunsyo na ang 12 kandidato sa pagkasenador ng administrasyon para sa 2025 midterm polls. Marami pang ibang lalabas na mga issues na tinatago. VP Sara, mag-resign o humarap sa impeachment hamon ng Makabayan Block. PBA player John Amores at kapatid nahaharap sa kasong attempted murder matapos ang pamamaril dahil sa away basketball. Sagip Partilis Representative Rodante Marcoleta tinanggal bilang miyembro ng 5 makapangyarihang komite sa mababang kapulungan. Sa balitang good vibes, ano ang magic word para sa excited puppy na ito? Joy is gone. At sa balitang showbiz, mga karakter ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa Hello, Love Again. Tatapusin na ba ang relasyon sa Canada? Magandang gabi ang ating top story. 4 na araw bago ang paghahain ng kandidatura para sa halalan 2025, itinaas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang kamay ng 12 kandidato sa pagkasenador ng administrasyon. Ang mga pambato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Walang patid sa pakikipagkamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-arangkada ng partido ng administrasyon na Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Layunin ng koalisyon na ito ng 5 partido politikal na may panalo ang 12 pwesto sa pagkasenador sa halalan sa 2025. Inanunsyo mismo ng Pangulo ang 12 kandidatong bubuo ng senatorial slate ng administrasyon. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Kabilang dito mga incumbent o yung mga kasalukuyang senador, kabilang si Senators Francis Tolentino, Lito Lapid, Bong Revilla Jr., Pia Quintano at mismo si Presidential Sister Amy Marcos. Kabilang din sa lineup ang mga nais magbalik Senado na sina dating Senate President Tito Soto III at former Senator Ping Lacson at Manny Pacquiao. Pasok din sa senatorial slate ng administrasyon sina Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Makati Mayor Abby Binay at mga kongresistang sina Camille Villar at Erwin Tulfo. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bago pa man mag-anunsyo ang administration party, nauna nang nag-endorso ng senatorial slate ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na PDP laban na kinabibilangan naman nila incumbent Senator Bongo at Ronald De La Rosa at aktor na si Philip Salvador. Batay sa election rules ng COMELEC, mananatiling nasa pwesto ang mga elected officials kahit pa maghain sila ng certificate of candidacy, maliban sa mga appointed officials. Those who are holding appointed position, once they file their candidacies by October 1-8, they are deemed resigned already to the position. Sa issue naman ng substitution, maghihigpit na rin ani Chairman George Garcia ang poll body para wala ng gulatan. They can withdraw and make substitution until October 8, but after October 8, they can withdraw, no problem with us, but they can no longer be substituted. We will not accept any substitution anymore. We do not want anymore the repeat of what happened in the past, that practically you are not yet decided. Aabot sa 66 million ang bilang ng mga botanteng nalahok sa paparating na eleksyon, kung saan ihahalal ang higit sa 18,000 pwesto sa national at local level. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kulong ang inabot ni PBA player John Amores kasama ang kanyang kapatid matapos mamaril ng kanyang nakaalitan sa isang basketball game sa Laguna nitong Miyerkules. Plano naman siyang kasuhan ng kaanak ng biktima.
Ang detalye sa balitang A to Z ni Miko Agustin. Alauna ng madaling araw ng Huwebes ng voluntaryong sumuko sa Lumban Police Station sa Laguna, si PBA Northport Batang Pier player Jan Amores at ang kanyang kapatid matapos umanong pagbabarilin nila ang kanilang nakaalitan sa larong basketball. Ayon kay Lumban Municipal Police Station Chief Police Major Bob Luis Ordiz, nagsimula ang gulo nang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng magkapatid na Amores at ang grupo ng biktima sa gitna ng kanilang laro sa Barangay Salak sa Lumban hapon ng Miyerkules. Sa CCTV footage, makikitang bumaba si Amores mula sa motor na minamaneho ng kanyang 20 taong gulang na kapatid at nagpaputok ng baril bago tumakas. Subalit itinapon na umano ni Amores ang baril ayon sa pulisya. Bagamat hindi tumama mga bala sa biktima maging sa mga tambay sa kalsada, posible namang maharap ang dalawa sa kasong frustrated murder. Huwebes ng hapon, dinala na ang dalawang suspect sa Laguna Provincial Police Office para sa paraffin test matapos unang sumailalim sa inquest proceedings sa RTC Santa Cruz, Laguna matapos ang insidente. Agad namang dinalang dalawa sa Lumban Police Station kung saan sila nakakustriya. Ayon sa nanay ng biktima na si Shirley Cacalda, tuloy ang kaso laban sa magkapatid. Inaasahan namang lalabas ngayong Biyernes ang resulta ng paraffin test. Matatanda namang hindi na bago na masangkot sa gulong basketbolista dahil ito na ang ikatlong beses na nadikit sa ganitong insidente ang pangalan niya. Una nang nasangkot si Amores sa gulo laban sa ilang manlalaro ng University of the Philippines Diliman hanggang sa masangkot naman nang magwala ito sa isang basketball game sa NCAA kung saan tuluyan siyang naban sa liga. Binigyan pa siya ng pagkakataon ng PBA na makabalik sa professional basketball nang kunin ito ng Northport Batang Pier noong 2023 PBA draft. Samantala, ikinalungkot naman ni PBA Commissioner Willie Marshall ang nangyari, ngunit sinabing hindi sila makikialam, pati ang team nitong Northport Batang Pier sa magiging takbo ng investigasyon. Ito nga, sobrang saya ko. Yung sa nangyari sa akin, ito yung tinan akong isa para mabago, magtama ako at ma-fight ako sa mga tao na gagawin ko yung ikakabuti para sa karir ko. Para sa Balitang A to Z, Miko Agustin. Mag-resign o humarap sa impeachment ayon sa Makabayan Bloc, ito lang ang dapat pagpilian ngayon ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa grupo, matimbang ang paratang kay VP Sara nang umano'y pamimigay ng pera sa education officials upang impluensyahan ang procurement sa kagawaran. May Balitang A to Z si Kim Salinas. Sagutin niya muna yun at squid tactic na naman yung ginagawa niya. Kasi kapag siya ay nasusukol, ng katulad niyan, gumagawa siya ng kwento. Ito ang buwelta ni Alliance of Concerned Teachers at Makabayan Bloc Representative Franz Castro sa paratang ni Vice President Sara Duterte na siya ang nasa likod umano ng umuugong na impeachment complaint. Ani ni Castro, nag-aalapusit na naman ang ikalawang pangulo para ilihis ang mga issue. Para ilayo yung kanyang yung responsibilidad at obligasyon niya sa bayan para sagutin yung mga tanong ng taong bayan kaugnay doon sa unang-una doon sa kanyang confidential funds. Nasabay ng 25th anibersaryo ng bayan muna, hinamon ng chairperson ng grupo na si Teddy Casino si VP Sara na magkaroon naman ng kaunting delikadesa. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Tingin namin marami pang ibang lalabas na mga issues na tinatago. Bagamat naka-session break ang Kongreso, pinag-aaralan na ng grupo ang paghahain ng impeachment complaint laban sa bise. Giit ni Attorney Nery Colmenares ng bayan muna, mabigat ang mga paratang labang kay VP Sara ukol sa umano'y pang-iimpluensya sa bidding at procurement noong siya'y kalihim pa ng Department of Education. Binigyan ako ng pera para ang isang bidding ay matuloy. Maraming anti-graft na na mga kaso dyan. So dapat imbestigahan, seryoso yan. Sa pagdinig kahapon ng House Committee on Good Government, isiniwalat ni dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado
na buwan-buwan siyang binibigyan ni BP Sara ng sobring may pera upang maniobrahin ang procurement sa kagawaran. Nag-ground yan ay ang betrayal of public trust. Sa pagtingin ng bayan muna, namamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Itataya ba ni Yusek Mercado yung 40 years niya, no, doon sa serbisyo, no, para lang doon sa sinasabi na naman, no, akusasyon ni BP sa kanya. Gate ng bayan, matimbang ang naturang akusasyon laban sa bise, pero nauna nang sinabi ni BP Sara na wala siyang balak magbitiw sa pwesto. Para sa Balitang A2Z, Kim Salinas. Tinutulan ni Senador Juan Miguel Zubiri ang panawagan ng ilang kongresista na magbitiw na si Vice President Sara Duterte matapos niyang hindi dumalo sa budget deliberations para sa Office of the Vice President. Pinapyasan ang 2025 OVP budget mula sa mahigit 2 billion pesos naging higit 700 million pesos na lang. Sinabi ni Zubiri na bukas naman ang ilang senador na itaas ang budget ng OVP. Pero sa panawagang resignation ni VP Sara, hindi sang-ayon si Zubiri. Hindi naman tama siguro yan. I think it's her prerogative. She was elected by 31 million Filipinos. You know, as she said, she will respect the decision of Congress on her budget. We'll leave it at that. Ngayong nailipat na sa Women's Correctional sa Mandaluyong si Cassandra Ong, tiniyak ni Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang na ihihiwalay si Lucky South 99 Representative Cassandra Ong mula sa convicted criminal sa naturang bilangguan. Ito'y matapos makontempt si Ong sa ikalawang pagkakataon dahil sa pagsisinungaling umano niya tungkol sa kanyang edukasyon. Ayon sa kanyang abogado, mas pinili pa ni Ong na makulong kaysa humarap muli sa pagdinig ng kamera. Paliwanag naman ni Katapang, magkakaroon ng sariling kwarto si Ong sa kulungan at papayagan ding gumamit ng cellphone dahil hindi pa naman siya nahahatulan ng anumang kaso. Matapos ang mga budget deliberation, inalis na si Sagip Representative Rodante Marculeta sa limang panel sa kamera, kabilang ang makapangyarihang Commission on Appointments. Sa plenary session sa Kamara nitong Miyerkules, inirekomenda ni House Deputy Majority Leader at Iloilo City Representative Jam Baronda na palitan si Marculeta sa CA maging sa Committee on Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments. Mananatili namang miyembro si Marculeta sa ibang komite, pero buwelta ni Marculeta hindi raw siya magpapatinag. Matatanda ang si Marculeta ang isa sa mga unang dumipensa kay Vice President Sara Duterte sa kasagsagan ng budget deliberation sa Kamara. Joy is gone, halu-halong emosyon ang nararamdaman ngayon ng fans ni Catherine Bernardo at Alden Richards matapos i-release ang pinakabagong teaser ng comeback movie nilang Hello Love Again na nakatakdang ipalabas sa November 13. Mula sa malungkot na goodbye scene sa Hong Kong sa Hello Love Goodbye, ipinakita naman ngayon sa teaser ang long-distance relationship setup nila habang nasa Canada si Joy. Pero nag-iba bigla ang timpla ng storya nang muling magkita ang dalawa sa airport at tila wala ng saya o kilig sa kanilang mga mukha. Pinaigting pa ng surprise at mini heartbreak ang viewers nang ibang pangalan ang nakasulat sa kapeng in-order ni Joy mula kay Ethan. Kaya tanong tuloy ngayon ng fans, what went wrong? One hot Americano, Dol. One hot Americano for Joy. For Marie. Joy! Marie. Joy is gone. Abangan sa aming pagbabalik, PBBM pinirmahan na ang batas kontra smuggled imported agri-products sa bansa. Ilang mga magsasaka, duda na maipapatupad ito. At motor tanker Jason Bradley na lumubog sa Bataan noong Hulyo, lumutang na. PCG agad nagsagawa ng sampling para matukoy kung anong langis ang nagkalat sa dagat. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. We'll be right back.
Nakapagtala ang PhilVox ng steam explosion mula sa Bulkang Taal. Ayon sa PhilVox, umabot ng 2.5 kilometro ang steam explosion na nagmula sa main crater ng bulkan, ngunit tinawag itong minor eruption lamang. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Pinirmahan na ni President Bongbong Marcos ang batas na layong labanan ang pagpupuslit ng mga kontrabandong imported agri-products sa bansa at protektahan ang mga magsasaka, mangingisda at livestock raisers. Pero duda rito ang ilang mga magsasaka. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kampante ang tindera na si Roslyn na legal ang warehouse na pinagkukunan niya ng mga panindang isda mula Bulacan. Mismong binagsakan na bodega. Yung parang ano siya, warehouse siya ng mga ganyan. Kumbaga kami, namili lang din kami doon. Pero yun nga lang ang kanyang tanong, hindi niya alam kung smuggled ba ang mga ito. Ang rice vendor naman na si Christina, bagamat may agam-agam, sigurado siya na tama rin ang kanyang pinagkukuhanan. Legit talaga sila. Na dealer na matagal na silang kinukuhanan namin kaya hindi sila kontrabando. Pero ang mga duda at agam-agam na yan pwedeng mapawi, lalo't pinirmahan na ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, layon ng bagong patakaran na hulihin ang mga smugglers at price manipulators na umaatake sa food supply ng bansa. The food security of our country, the stability of prices, and the dignity of our farmers depends on us all. Nakapaloob din dito ang pagbubuo ng Interagency Council at Enforcement Group na naglalayong matuldukan ang mga operasyon sa pamamagitan ng kanilang mahigpit na pagbabantay. Kung sino mang mapapatunayang sangkot sa smuggling, maaaring maharap sa 20-30 taong pagkakakulong. Sa gitna nito, aprobado na rin ang proposal ng Department of Agriculture na magkaroon ng buffer fund na magagamit ng ahensya para makabili ng mga bigas at iba pang critical na produktong pang-agrikultura para sa stockpiling na maaaring ibenta sa mas abot kayang halaga sakaling kapusin ang bansa sa supply ng bigas dulot ng price manipulation. Sa ngayon, in principle, it's already approved, no? We're looking for the funding source. There are several options, no? But for next year, we're almost sure that we can get that 5 billion buffer fund or fund to be able to use for in case we have to trigger the price act. Pero ngayon pa lang, duda na ang ilang grupo ng mga magsasaka. Hanggat bukas na bukas yung ating bansa sa pagpasok ng mga imported na produktong hindi lang na agrikultura, lahat ng mga imported goods ay hindi talaga mahirap masawata itong mga smuggling, mga smugglers at saka mga price manipulators at ganun din. Isang economic sabotage ang epekto nito sa ating ekonomiya. Kaya tama ng grupo sa Pangulo. Kung talagang may political will siya ay kayang-kaya na ipatupad yung bagong batas. Matatanda ang noong nakaraang taon, sumirit ang presyo ng bigas mula 500 to 700 pesos mula sa pinaghihinalaang onion hoarding na siyang dahilan ng pagkaunti ng supply ng sibuyas sa merkado. Kaya ang tanong ngayon, may papatupad kaya ang panuntunang ito ng maayos? Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na lumutang na ang motor tanker Jason Bradley na lumubog sa Bataan noong Hulyo. Ayon sa PCG, agad silang nagsagawa ng sampling para matukoy kung anong langis ang nagkalat sa dagat. Pansamantalang nakadaong ngayon sa Mariveles, Bataan ang nasabing barko. Nakiisa ang iba't ibang lugar sa bansa sa third quarter nationwide earthquake drill sa pangunguna ng Office of Civil Defense. Kabilang ang General Trias Cavite at Malabon City Government sa lumahok sa sabayang earthquake drill. Sa pagtunog ng alarm, agad na nag-duck, cover and hold bago lumikas ang mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga estudyante at guro. Nagsagawa rin ng simulation ng rescue operations sa oras ng lindol. Sasabak ang all-girl Pinay team na Smart Omega Express sa Mobile Legends Bang Bang sa China ASEAN Esports Competition 2024. Laban kung laban ang peg ng team. Ayon kay Captain Meray Vivero, ito'y kahit na sila lang ang all-female team sa kompetisyon.
Anya, patutunayan nilang kaya ng mga Pinay na makipagsabayan sa online games. Para sa Cebol Group na humahawak sa mga esports teams ng Pilipinas, malaking oportunidad ito, lalo't layo nilang itaguyod ang gender equality sa esports. Susunod, K-pop fans mag-ingay, 21 May reunion concert sa Pilipinas. At Jennie ng Blackpink, may bagong project? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Magbabalik ang K-pop legends na 21 para sa kanilang reunion concert sa Pilipinas sa November 16. Samantala, nagpakilig naman si Jennie ng Blackpink sa kanyang bagong proyekto. Alamin sa balitang showbiz ni Naomi Almohano. Blackjacks humanda ng maki, nega chill talaga at I don't care dahil darating na ang OG girl crush queens na sina CL, Bom, Dara at Minzy sa Mall of Asia Arena para sa kanilang welcome back tour ngayong November 16. Yes, this November na muling magtatanghal ang grupo matapos ang kanilang disbandment noong 2016. Magsisimula ang ticket selling sa October 10 kung saan nasa 16,500 pesos ang VIP section na may kasama namang soundcheck at send-off perks. Habang 3,000 pesos naman ang Gen Ad section. Kaya naman Blackjacks, abang-abang na! Samantala, Blackpink Jennie may pasabog na naman. Nawindang ang internet matapos mag-trending ang teaser video ni Jennie sa Instagram kung saan fierce nang idinikit ang poster na may nakasulat na Calling All the Pretty Girls. Spekulasyon tuloy ng fans, posibleng solo comeback na ito ni Jennie. Bukod sa pagiging main rapper at lead vocalist ng kanyang grupong Blackpink, kilala rin si Jennie sa mga hit songs niyang solo na meron ng 1 billion views sa YouTube at You and Me na meron namang milyong-milyong views. Kaya naman, let's see! Para sa Balitang A to Z Showbiz, Naomi Almohano. Ang mga alaga nating hayop, abay, grabe rin palang magpakita ng excitement. Lalo na kung sasabihin at maririnig niya ang magic phrase na gustong-gusto ng isang puppy na ang pangalan ay Panda Pandesal. Panoorin natin. O tara na, let's go! Bili na tayo, Pandesal! Anong oras pa lang ang ingay-ingay mo? Kung kayo ay may kwentong kakaiba, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Zine. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Bago tayo magtapos ang ating quote of the night ay mula sa isang marathon veteran na si Susie Chan. Ayon sa kanya, huwag mong hayaang ilarawan ka ng ibang tao base sa kanilang inaasahan sa'yo. Bagkus, tukuyin mo ang iyong sariling kalakasan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan ni Barbie Mulak, ako si Paul Henson. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!